and TBMLE for grade 2. Kasarian ng mga pangalan. Ano ang kasarian ng pangalan? Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update ka sa mga panibago kong videos na na-upload. Ang ating life encouragement ay makikita natin sa Proverbs. A joyful heart is a good medicine. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto. Tuloy tayo sa ating aralin. Ang layunin sa araling ito, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasang makikilala at matutukoy ang kasarian ng pangalan sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. Subukan natin kung ano ang mga larawan na ito. Ano yung kanyang kasarian? Una ay, ayan, ito ay babae. Pangalawa, yan ay lalaki. Pangatlo, babae. Pangapat, babae pa rin. Panglima, lalaki. Ang apat na kasarian ng pangalan ay, una, pambabae. Ang mga pangalang ginagamit na pantawag sa mga babae, halimbawa, Tia, Ate, Angie, Inahin, Nina. So, marami pang pangalang pambabae. Lilibet, Nina. Panlalaki. Ang mga pangalang pantawag sa mga lalaki. Halimbawa, Ginoo, Ama, Kuya, Iboy, Nino. Yan, mga halimbawa yan. Pangatlo, Ditiyak. Ang mga pantawag sa pangalang maaaring babae o lalaki. Nandiyan na sanggol. Una, sanggol. Halimbawa, mag-aaral, kaibigan, kapitbahay, manggagawa. Marami pa ang mga pangalan na di natin tiyak. Principal, ano pa, kagawad, kapitan. Okay, number 4. Walang kasarian. Ang pantawag sa pangalang walang buhay at di maaaring maging babae o lalaki. Ayan, mga bagay ito. Halimbawa, silya, upuan, aklat. Ngayon, alamin natin ang mga salita na nasa ilalim. Ito ay kaharian, guro, tindera, prutas, prinsipe. So, alamin natin kung ito ba ay pambabae, panlalaki, walang kasarian, bibiyak. Okay, ang kaharian ay walang kasarian. Guro, itiyak. Tindera, pambabae. Prutas, walang kasarian. Prinsipe, panlalaki. So, yan ang mga halimbawa. Ngayon naman, subukan natin kung may natutunan tayo sa ating napag-aralan. Una, panuto. Basahin muna natin ang panuto kung ano ang ating gagawin. Basahin at tukuyin kung anong kasarian ng pangalan ang mga salita. Okay, una, tatay. Okay, timer starts now.
Kung ang iyong sagot ay panlalaki, mahusay. Tama ang iyong sagot. Pangalawa, guro. Okay, simula na. Isulat ang sagot kung magkaparehas tayo. Ating sagot ay bibiya. Mahusay. Number 3. Bigas. Ating sagot ay walang kasalian. Napakagaling. Okay, pang-apat. Ate, ito ay sulat na ang sagot. Ating sagot ay pambabae. Okay, kasunod. Kaklase. Sulat na ang sagot. Ating sagot ay bibiya. Last one, guard. Ano ang ating sagot? Ating sagot ay bibiyak. Tandaan mga bata na mayroon tayong apat na uri ng kasarian ng pangalan. Ito ay ang pambabae, panlalaki, bibiyak at walang kasarian. So, ang bibiyak, ito yung parang ang kabuuang pangalan ng isang tao o babae o panlalaki. Bawa, bata, yan, bibiyak kung anong kasarian, tanggol, yaya ay pambabae, ano pa ba, manggagawa, guro, yan, mga halimbawa yan. Ang walang kasarian, ito yung mga bagay na walang buhay. Yan, halimbawa, upuan, mesa, mga bagay sa bahay natin, mga bagay sa pagkabahay natin, mga gamit, ayan, walang kasarian. Salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa atin.